Muli ay tumango siya at naglakad upang sundan na naman ng mga ilaw. Napakunot ang noon niya na makita naman sa isang malawak na parte at tatlong lalaki na hindi pamilyar sa kanya na nasa isang maliit na entabladong naroon. Sa paligid nun, may mga kulay pink at puting lobo. Miguel's favorite color and hers. Kunot ang noon niya habang pinakatitigan ang tatlo na makalapit siya sa mga ito. Ang mga ilaw ay hindi nakatulad ng ilaw na nakita niya. This time, it's a spotlight. Nakatutok ayon sa apat na lalaki. Ang isang lalaki na may pulang buhok at sobrang putla ng kutis pero sobrang gwapo naman at napakaganda ng ngiti ay nakahawak sa isang keyboard. Ang isang lalaki naman ay nasa gitara, may earphone na nakasakbit sa leeg nito. Itim ang kulay ng buhok nito at kumpara sa nauna, hindi ito nakangiti. Pero hindi pa rin ito naalis ang angking kagwapuhan. The other man is wearing a bonnet, so she couldn't tell what is the hair color. Sa drum naman ito nakatuon. The other man has a brown long hair and is holding a violin. Matiim ito nakatingin sa kanya habang nakangisi. I'm Limuel Montemayor. Pagpapakilala nito sa kanya. Third cousin of Miguel. Hindi na nito natuloy ang sasabihin nang biglay ihagis ng lalaking kulay itim ang buhok ang earphone nito sa nagngangalang Limuel. Stop flirting! Angil nito. If you don't want to get into Miguel's nerve once again. The guy named Limuel chuckled. Chill, brother. Why so grumpy? This is supposed to be an important occasion, pero yung mukha mo parang na Biyernes Santo. Shut up! Singhal nito. You too! Stop arguing! Napalingon siya nang may magsalita sa likuran niya, pero hindi yun ang inaasahan niyang tao. Muli, nangunot ang noon niya na makita ito. Parang kilala niya ang lalaki, pero hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. I'm Zion. Bigla'y pagpapakilala nito, saka umakyat sa entablado at nagtungo sa mikropono. Sumenyas pa ito sa mga kasamahan na siyang naging dahilan upang tumuon ang mga atensyon ng mga ito sa hawak nila mga instrumento. Nagsimulang umalingaw-ngaw sa pandinig niya ang tunog na nilalabas ng mga ito sa instrumento at kay Zion na natuon ang atensyon niya nang kumanta ito. Kay Rami ng babaeng aking nakilala. Dito sa puso ko, tunay kang nag-iiba. Lagi kang naaalala sa panaginip ay kasama. Alam mo na bang minamahal kita? Para sa akin ay bukod tangi ka. Sadyang naiibang yung ganda. Ang iyong mga ngiti sa aking langit na kapag kapiling kay anong saya. Huwag mong sabihing may mahal ka na pagkat ito ay hindi makakaya. Ikamamatay ko pag nakuha ka ng iba. Kay hirap na pigilan ang puso at damdamin. Ang malayo sa'yo ay pagdurusa para sa akin. Lagi kang naaalala sa panaginip ay kasama. Alam mo bang minamahal kita? Para sa akin ay bukod tangi ka. Sadyang naiibang yung ganda. Ang iyong mga ngiti sa akin ay langit na. Kapag kapiling kay anong saya. Akala niya tapos na mga ito, pero hindi pa pala. Dahil nagsimula na namang tumipa ang lalaki na nasa keyboard. Ang inaasahan niya ay si Zion, ang siyang kakanta. Pero nahigit niya ang kanyang pakinga nang marinig niya ang tinig ni Miguel at hinanap niya ito. Ang gusto niya ay makita ito. Ang puso niya ay hindi na normal ang pagtibok. This is the moment she's waiting for. The moment she is waiting for so badly. Ito na talaga. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. And I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. Dahil madilim, hindi ka agad niya nahanap ang binata. Kung hindi pa dahil sa spotlight na siyang humanap sa binata, hindi pa niya ito makikita. Naging emosyonal na naman siya na makita ang binatang nakasuot ng itim na suit. May hawak itong buke ng iba't ibang kulay ng rosas. Nakangiti ito na humakbang palapit sa kanya. Ang mga mata nito ay sa kanya lamang nakatingin. That song! She wants to get over it already and say those words. Hindi niya na pinatapos pa ang binata dahil kaagad na niya itong niyakap sa kahinalikan. Napaungol si Miguel. So? Kunot noon niyang tanong sa binata. Ano na?
Napailing si Miguel habang natatawa. Pwede bang patapusin mo muna ako? She rolled her eyes. Doon din naman tayo pupunta eh. Tumalon ka na lang. Ang tagal kaya ng kanta na yan. Gusto ko na matapos to para diretso simbahan na. It's your birthday. What do you mean? Hindi ka ba magpo-propose? It's your birthday, Scarlett. Sabi ko, 'di ba, may sorpresa ako sa iyo. And this is it. Anito, na talagang seryoso mukha, kaya tuloy hindi niya mapigilan ng mandumo. I hate you. Singhal nito sa kanya ito tinalikuran, pero natigilan din nang niyakap siya ng binata sa likod. Do you want to hear a joke? He whispered huskily. Inis niyang tinanggal ang kamay nito, saka humarap sa binata. Miguel, you don't do joke. Wala kang sense of humor, remember? Fine, this is a serious joke then. Seryosong wika nito. So, do you want to hear my serious joke? What? Inis niyang tanong. Knock knock. Who's there? Walang ganang tugon niya sa binata. Mary. Mary who? Kunot noon niyang tanong. Marry me. Sambit ni Miguel, saka lumuhod at nakatukod ng isang paa sa lupa. Ang kanang kamay nito'y nakalahat sa kanya at may hawak na singsing. Nahagip ng paningin niya ang mga kababaihan na sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Pero hindi na niya iyon pinansin. Nasa binata lamang ang paningin niya. Tulad ng karaniwang reaksyon ng mga babae kapag nagpo-propose ang isang lalaki sa kanila, ganoon din ang reaksyon niya. Ang inis na naramdaman niya sa binata ay biglang nawala. Tuwa ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib na para bang dinuduyan siya noon. Ang paghinga niya ay hindi rin naging normal. Oh God! She cried while jumping. Pero kaagad ding tumigil nang maalala ang buntis nga pala siya. Napatakip na lamang siya sa bibig, saka pinunasan ng kanyang mga luha. Kanina, akala niya magpo-propose na si Miguel sa kanya, kaya labis ang tuwa niya. Pero sinabi nitong surprise lamang nito iyon para sa birthday niya. Nainis siya rito. Pakiramdam niya napakalaking asyumera niya. Pero nang lumuhod ito sa harap niya, doon na siya siguro. You're so bipolar, Miguel. I don't know when you're serious and when you're not. Kumunot ang noon ni Miguel na para bang hindi ito inaasahan ang sagot niya. I am serious. I am proposing. So, will you marry me? Ganun na lang yun. Pagtataray pa niya. Wala bang speech katulad ng mga nakikita ko sa mga telenovela, sa mga k-drama? Simula nang magbuntis siya, nakagiliwan na rin niyang manood ng mga k-drama dahil sa kapatid ni Miguel na si Cassandra. Siya naman tuloy ay gusto din niyang maranasan at marinig sa binata ang mga speech na nakikita niya sa mga napapanood. Miguel sighed as if he is losing his patience. Babe, will you accept me as your future husband? Will you take me for who I am? I am not good at expressing myself, but there is one thing I am sure of, that you are the woman I want to spend the rest of my life with. Without you, I am nothing. Walang kulay ang buhay ko. Love speaks no language, but mine does. Pretty well. My eyes talk to yours, in a code that no one can tell. Love was supposed to be blind, but mine was not at all. I knew when we first met that for you, I would fall. I love you. So babe, will you be the queen to this king? Will you marry me? She smiled. Hindi na niya kailan pang isipin ang sagot niya. Dahil kung meron mang bagay na pinagkakasunduan ng puso at isip niya, yun ay ang sagot na hinihintay ng binata. Yes babe, I'll marry you. Dr. Montemayor, the operating room is ready for your next operation. Imporma sa kanya ng nurse na tinanguan naman niya. Okay, give me 5 minutes. Ano niya, saka kinuha ang lab coat niya at inaayos ang mga record na tinanguan naman niya. Nang matapos, kaagad siyang lumabas sa opisina niya. Laika, ikaw muna sumagot ng lahat ng tawag ko. If it's important, please write it down. If it's not that important, wag na. And if it's a prank caller, pakisabi get lost. Yes, Doc. Sambit nito at akmang kukuha na ng papel nang muli ay tumingin sa kanya. Paano po kapag si Ate Scarlett? Tawagin mo ko kahit na nasa ER pa ako. Yes, Doc. Thank you. Tugon niya, saka lumabas na.
Nasa hallway na siya na makasalubong niya ang kanyang kapatid na si Alexandra. Nangunot siya na makita kung gaano nakalaki ang tiyan niya, pero pa hindi pa rin to kumukuha ng maternity leave. Pinagbubuntis nito ang sumunod sa kambal nitong anak. Maging ang kanyang asawa na si Scarlett ay nagbubuntis rin, pero sa pangatlo naman na nilang anak. It's been 2 years since they had their second child, Sean Miguel. Gusto ng lolo niya na isunod ito sa pangalan niya, pero ayaw niya. Mas gusto niya yung may sariling pangalan ng anak niya. So Scarlett and him decided to name him Sean. And now, they are going to have their third child. And Scarlett, his wife's due date is this month, December. Hindi ka pa ba magpapahinga? Kunot noong tanong niya sa kapatid na kung hindi pa siya nagsalita, hindi pa siya mapapansin. Umiling ito. Marami pa akong pasyente. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Diba due date na ng asawa mo ngayon? Dapat nandun ka sa tabi niya. He sighed. Yes, he wants to be by her side in the toughest time, to give his wife support. Pero dahil sa busy siya sa trabaho niya, hindi niya makakasama ang asawa. May operation ako. Baka hindi pa naman siguro manganganak si Scarlett. Alexandra chuckled. It's already the last week of December. 2 araw na lang, Pasko na. Would you consider her giving birth at Christmas Eve? What's wrong if she gave birth at Christmas Eve? Anyway, good luck to your operation. Anito saka ngumisi. I hope you survive it. Kumunot ang noon niya. What do you mean? Nagkibit balikat lang ang kambal niya, saka nagpaunang umalis na hindi man lang nagpapaalam sa kanya. What's wrong with giving birth in Christmas Eve? Napailing na lamang siya habang sinusundan ng tingin ang papalayong kapatid. Nang mawala ito sa paningin niya, ay kagad naglakad na rin siya patungong OR. Nasa hallway pa lang siya, nang bigla ay mainis niya na makita si Carla, na nasa tapat ng pinto ng OR na may dalang isang kulay pink na regalo, na mas lalong nagpakunot ng kanyang noo. Nagre-regalo lang kulay pink pa? Bulong niya sa isip. He disliked the color pink because of his mom. Nung bata kasi siya, mukha siyang babae. Idagdag pa na doon ang mahaba niyang buhok na mas lalo nagpalito sa marami kung ano ba talaga ang kasarian niya. Even his mom got confused sometimes. Kaya naman imbes na kulay aso na damit ang bilhin niya dito, ay yung mga kulay pambabae pang damit ang binibili. At mas lalo na ang pink na may tatak pa na Barbie o kaya ni Hello Kitty ang binibili. That is the reason why he disliked the color pink. It makes him remember his childhood life. What do you want? Walang emosyong tanong niya kay Carla. Ngumiti ito sa kanya sa kainilahad ng regalo. I just want to give this to you. Nagbabasa ng tingin sa nakalahat nitong kamay kung saan naroon ang regalo, saka muling nagangat ng tingin kay Carla. Carla, may I remind you that we are step-siblings and I have a wife. Isang taon na rin nakakaraan simula nang tanggapin ang pamilya nila ang ama ni Carla. Nagpakasal ang mami niya sa daddy nito pagkatapos silang pumayag. At hindi niya alam kung bakit habol pa rin ang habol sa kanya si Carla. Gayong alam naman ito na may asawa na siya. Carla chuckled. Marami na sa panahon ngayon ang nangangabit. And I will tell you, it's gonna be fun. Huwag mo kong itulad sa mga lalaki mo nagtataksil sa asawa. Aniya, I love my wife and I intend to keep it that way. And if that gift you're holding is for me, I'm sorry to disappoint you. But no, thank you. Carla laughed. What's funny? Inis na tanong niya. Alam ko namang ayaw mo ng kulay pink eh. Wika nito. If this gift is meant for you, then I will wrap it with paper instead. Ikaw ang tipo ng tao na mas gusto sa mga plain and simple, just like your wife. But don't get me wrong, your wife is beautiful. Eh para kanino yung regalo? Tanong niya. For your daughter. Sagot nito. She asked me to buy her this before, at dahil busy ako masyado sa trabaho ko, hindi ko na naalala. And why the hell it's pink? Tanong niya, saka iminwest lang regalo. Pwede mo namang lagyan ng ibang kulay. Bakit pink? Nakangiwing reklamo niya. Just to annoy you, brother. Sambit nito, saka binigay na sa kanyang regalo. Oh well, magkita na lang tayo sa Christmas Eve ha? Thank you for this. You're welcome, brother. Tugon nito,
Saka siya tinapik sa balikat at naglakad paalis. Magkikita rin pala kami sa Christmas Eve. Bakit hindi nyo lang doon binigay ang regalo? Bulong niya sa sarili, saka pumasok na sa OR. Good morning! Bati niya sa mga naroon. Natigilan pa siya at isa-isang tiningnan ng mga doktor na naroon. O doktor bang matatawag ang mga yun? They are just interns, for Pete's sake. Bakit walang doktor? Bakit kayo? Kunot noon niyang tanong. May apat na interns na nandoon sa loob at dalawang nurse. Dok, sabi kasi ni Dr. Alexandra, kami daw ang sasama sa inyo dito sa ER at panoorin kayo mag-perform ng operasyon. Damn his sister! Alam naman nitong hindi siya makakapag-concentrate kapag nagtuturo habang nag-o-operate. Ano bang akala ni Alexandra sa kanya? Ito malamang ibig nitong sabihin kanina. And why the hell it's in the OR? It should be in the operating theater, hindi sa OR. Mukhang binubisit siya ng kapatid niya talaga. He sighed. Wala na siyang magagawa. Alangan namang ipagtabuyan niya ang mga intern. Would you help me too? Huwag lang kayong manood at tumunganga. Tumulong din kayo. Yes, Doc. Sagot naman ang isa. Tinulungan siya ng isang nurse na isuot ang surgical gown, gloves at mask. Ang isa naman sa mga nurse ay inilapit sa kanya mga gagamitin niya. Humarap siya sa mga intern. Listen, what you're about to see is a real operation. Wala tayo sa operating theater kung saan talaga sinasagawa mga ganitong klase ng pag-aaral, lalo na sa inyong mga intern. We are having a real patient here, interns. Real blood, real body organs, and real life savings. Hindi manikin ang gamit natin. Kaya naman huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Ako lang magsasalita at mag-uuto sa inyo. All you have to do is follow my instruction, observe, and write down all the things you have learned for today's operation. Dahil sa susunod na may operasyon, hahayaan ko kayong mag-perform. Understand? Yes, Doc. They echoed. Nasa kalagitnaan sila ng operasyon nang biglang bumukas ang pinto ng ER. Dahilan para magsilingunan silang lahat. Nandaki ang kanyang mga mata na makita si Cassandra doon. What the? Naiusal niya na hindi pa niya naituloy nang bigla ipiyasok ng isang stretcher at nakahiga roon ang asawa niya habang namimilipit sa sahig. Tuloy, naiwan niya ang pasyente niyang kakabutas lang niya sa may tiyan at dinulugan ng asawa. Hindi dito ang delivery room, Cassandra. Ano niya sa kapatid? Why did you brought her here? I panicked! Sambit nito habang nanginginig na mga kamay. Kapag ganito nagpapanik na ako, hindi ko na alam kung saan ang delivery room na yan. Basta hinanap kita. At nang sabihing nasa OR ka, dito na ako pumunta. Hindi na niya sinagot ang kapatid niya at hinawakan na lamang si Scarlett sa kamay na kanina pang humihiyaw sa sakit. Babe, are you okay? Do I look like I'm okay? Singhal nito sa kanya habang humahangos. I'm between life and death. Aha! Palabas na ang ulo niya, Miguel. Nararamdaman ko na ang ulo niya. Shit! Mura niya, saka kumuha ng kumot sa cabinet at kinubutan ang ibaba ng asawa, saka pinabuka. Les, pakitingnan nga siya sa baba. Utos niya sa kapatid, saka naman dinulugan ang pasyente naman niya. What? Nag-aalalang tanong ni Cassandra. How am I supposed to know if she's giving birth already? Hindi ka ba nakikinig? Nasa Ragusa ng anak ko. Ibig sabihin, manganganak na. Dapat alam mo yun. Namamaang tumingin sa kanyang kapatid. I'm sorry, nagpapanik ako. Saad ng kapatid, saka sumilip sa gitnang parte ng asawa niya. Palipat-lipat ang ginawa ni Miguel. Pagkatapos niya sa pasyente niya, pupuntahan naman niya ang asawa niya na parang alarm ang boses. Babe, iri lang, okay? Paalala niya sa asawa. Breathe in and breathe out. Utos niya sa asawa. Baka sumilip sa pagitan nito. Nakita na niya na malapit na nga itong lumabas. Kita na niya ang bunbunan ng bunso niya. Abot langit ang tuwa niya, pero nandoon pa rin ang kaba sa puso niya na baka mapahamak ang anak niya. Aha! Sigaw ni Scarlett. Hindi ko na kaya, Miguel! Ang sabi niya kanina, walang mag-iingay. Pero ngayon ay may maingay na. Kung bakit ba naman kasi sa OR pa din lang ni Cassandra ang asawa niya, imbes na sa delivery room? Doc! Sigaw ng isa sa mga nurse nang bigla ay tumunog ang monitor. Damn it!
Mura niya, saka muling dumipat sa kabilang pasyente. Natataranta na siya at hindi na niya alam ang gagawin niya. He performed a CPR for the patient. Maging ang mga interns sa naroon, hindi alam ang gagawin. Ganito pala ang pakiramdam ng dalawang pasyente. Mas nakakatakot kaysa sa daan-daan niyang pasyente nang mag-medical mission sila. Kuya! Sigaw ni Cassandra. Nakalabas na ang ulo niya. Kuya, ang cute niya! Narinig nilang bumubulong ang kapatid dahilan para mainis siya. Hindi ba nito alam na nasa OR sila at may operasyon siyang ginagawa? Nagpapanik pa rin kaya ito? O talagang wala na itong pakialam sa mundo basta makita lamang ang anak niya? Shut up! Sigaw niya habang binubuhay ang pasyente niya. Iripa, Scarlett! Malapit na! Utos ni Cassandra habang nakasilip. Oh God! He's coming! Iripa! Muli ay umiris si Scarlett. Tuloy, hindi na siya makapag-concentrate sa ginagawa niya. Gusto niyang makita ang kanyang anak. But what can he do? May pasyente siya na kailangan buhayin. Nang umayos na ang pagdibok ng pasyente niya, nagtungo naman siya kay Scarlett upang tignan ang pagitan nito. Lalabas na, babe! Iripa! Utos niya rito, saka muling bumalik sa pasyente niya upang palitan naman ang kidney nito. Dinig niya ang pagbukas ng pinto ng OR at pumasok doon ang kapatid niya dahilan para makahinga siya ng maluwag. Thank God! Why the hell is she here? Tanong ni Alexandra, saka dumulog kay Scarlett. Binigyan lang niya ng tingin si Alexandra at kaagad naman ito iyong naintindihan. Okay, I'll do it, Scarlett. Tumango siya, saka tinuon ang sarili sa pasyente. Dinig niya ang pag-uutos ni Alexandra at Cassandra na umiripa si Scarlett. At ilang saglit lang ang nakalipas nang marinig na niya ang anak niya. Napangiti siya. Sabi niya ayaw niya nang maingay sa loob ng OR, pero ang ingay na ata ng anak niya ang pinakagusto niyang marinig. Nilingon niya si Scarlett na wala ng malay. Thank you. Bulong niya sa isip habang pinakatitigan niya ang namumutlang asawa. Nang magising si Scarlett, parang binugbog ang katawan niya sa sobrang sakit. Hindi pa rin pala kasaray ang katawan niya sa panganganak. Akala niya ay magiging madali na sa huli, pero hindi pa pala. Paglinga niya, katabi lang pala niya si Miguel, na hindi man lang natinag sa pagalaw, dahil abala ito sa bagong silang nilang anak. Napangiti siya na makita kung gaano kasaya ang asawa niya habang dinuduyan ang anak nila gamit ang bisig nito. Iniangat niya ang kanyang kamay at tinaplos ang ulo ng anak nila. Hey! Bati sa kanya ni Miguel. You awake? Dahan-dahan siyang tumango. Gusto mong hawakan si baby? Tanong ni Miguel. Pwede na ba? Miguel smiled. Of course! Sambit nito, saka binigay sa kanya ang bata na tinanggap naman niya. Anong gusto mong ipangalan sa kanya? He is a boy! Milo. Aniya habang hawak ang munting kamay ng sanggol. Milo Montemayor! That's a nice name! Puri ni Miguel, saka hinaplos ang kanyang pisngi. I am proud of you, babe. You really did good in there. Though I hate to think that you deliver him inside the OR. She chuckled. Yung kapatid mo ang tanungin mo. Di na nalalaman ako basta sa OR. Nang tanungin niya kung nasan ka. I hate it when she is panicking. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Hayaan mo na. At least Milo is safe and sound. Another baby then? Nakangising tanong nito. Pinandilatan niya lang ang asawa niya saka umirap. Tatlo na kasi ang anak nila. Ang panganay nilang si Messi, ang pangalawang si Sean at ang pangatlo na si Milo. Baka hindi na niya kakayanin. Speaking of Messi and Sean, where are they anyway? Where are the kids? Tanong niya kay Miguel. Umuwi na, natakot yata. Kasama mga pinsan niya daw. So a ghost, kaya pinasabay na kay mommy. Doon muna sila sa bahay ni mommy matutulog. Tumango siya. Can I carry him again? Sure! Kagad na kinuha ni Miguel ang sanggol sa kanya at muling idinuyan. Pinagmasdan lamang niya mag-ama niya. Kita sa mukha ni Miguel na masaya ito. Babe? Kapag kuway tawag niya rito, dahilan para balingan niya ng asawa. I love you! Miguel smiled. I love you more, babe. When I saw you, I love you more. I did not mean I love you more than you love me.
I mean, I love you more than the bad days ahead of us. I love you more than the fights we will ever have. I love you more than the distance between us. I love you more than the obstacles that could try and some between us. I love you the most. A tear escaped from her eyes. Napakaswerte niya sa asawa niya. Wala na siyang mahihiling pa. Sobra-sobra na si Miguel at ang mga anak niya para sa kanya. Noon, hanggang pangarap lamang niyang binata. Hanggang tingin na hindi niya inaasahang mahahagan at mayayakap niya. They have been living as husband and wife for 6 years now. At sa panahong nagdaan, walang araw na hindi sa kanya pinararamdam ng asawa kung gaano siya nito kamahal. She is happy to have a husband like Miguel. Wala na siyang mahihiling pa. Right now, she had everything she could ask for. It wasn't a long list, but it was a satisfying one. Starting with the people whom she loved, and the most. And that will be her husband and their 3 children. Naging masaya ang kanilang pagsasama makalipas ang maraming taon. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Wala nang mahihiling pa si Scarlett. Napakaswerte niya sa kanyang asawa at 3 anak. At dito na po nagtatapos ang 21st kabanata ng kwentong The Mysterious Doctor. Sana'y hindi kayo magsawang sabaybayan ang susunod ko pang mga kwento. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Scarlett. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!